Pero again, as we've mentioned kanina, no, lugi dapat. Man, makabasag sila. Ganun ang galit sa Tore yung Onik. Wow. RSG. Naawa na rin ako. Naawa na rin ako sa RSG. Man, as much as we want to be happy and biased for the Onik PH fans, nakakaawa si RSG. Ganong ganong kabigat yung pinaparamdam na pressure ni Onik kay RSG. Walang mahanap na solusyon si RSG. If you are RSG Renmar at this point, how can you bounce back? Just keep trying to find ways to push a lane, trying to get a pick-off. May sili na nga kayo eh. Isang magandang araw. A win is a win at this point. Yeah. Kung makakuha na kayo si LY4, pero pakakain ako LY4. Ultimate by Hatred. Hindi na pin-damage. Mukhang masasipa pa siya dito by Lord. And nakuha ni LY4 yung pick. Oh, si Kyrie! Ito na! Ni Kyrie the Jungler King. Pero hindi, makaka-back out si LY4. Enough din yung HP actually ni LY4 na nakuha niya yung kill kay Hatred to survive. Marky, no against Baby Cakes. Pero again, Renmar, the story of the game is that Onik PhD just continuously find everything on the map, especially for Kyrie. Si Diablo, nakuha siya ng kill nung dun sa may purple buff kanina. Pero parang ano eh, siya talaga yung naglilinis sa ginagawa ni Dilarski. Pustak na naman, no, men. Pustak lang. Sabi ni Diablo, hindi na Mobile Legends itong lalaro ko. Nililinis ko na lahat ng iniiwan ng Dilar. Pero again, uy, si Lolsi, what a sidestep! Oh my goodness, Diablo, napaganda pin. Fine, nahuli niya rito si Hayden. Naku po. Down, and ultimate na si Balmut Kyrie falling pretty low. And LY4 gets the kill. Finally, RSGSD gets an answer here. Hinahabol pa si Marky, Cyclone Eye, pero nanigin pa rin yung igot-igot ni Balmut. RSG finally gets one on the map. 8-6 ang kill score, and may equalize na yung gold lead after this turtle take. Yun, we finally have ourselves a game. Ito yung sinasabi ko, the X-Factor Yuzhong. Kung maganda lang yung timing ng entry niya, catch Onik PH off guard. They have two marksmen. Yes, maganda naman unti-unti yung mobility nila from the Rafaela. Increased movement speed sa second skill. Makaiwas sila. But then, at the same time, yung Dragon Prince, hindi mo talaga mahihinto. So, dapat, sa next team fight, mag-ingat dun ang Onik PH. Yeah, they need to be... Si Diablo pa rin to. Yuzhong ni Diablo to. They need to be worried about the Yuzhong. Ito makikita natin. Saints the Dream, they brought to us by Oppo. Napakaganda. Ng talon ni Diablo dito. Inabot niya. Actually, pati si Kyrie, inabot niya doon. Oo. And pinetrify niya yung YSS just to be able to close the gap. And nakahabol din si LY4 to secure the kill and dumagdag pa sa listahan si Marky. Now, this time around, Onik PH, as much as they want to take towers, again, as you've said, Renmar, lumalaban at kaya lumaban ng RSG. Kyrie nakuha na dito ng Blade of Despair, so mas matataas na yung damage output niya. Kanina nga si Marky, dapat down na yun si Diablo. Mm-hmm. Kasi yung basic attack, lumipad na kay Yuzhong. Pero, naka-heal pa siya dun sa Sha Essence niya. Yeah. So, grabe, kinukuha talaga lahat ng Onik PH. Wala ng purple buff si Balmon. The question is, nakakuha din ba ng purple si Balmon sa purple ni YSS? Oh, kinuha lahat. Mm-hmm. Ayaw magtira. Kulang ng buff dito. Pero ito, nakapuesa sa may bottom lane. Ha? Yung RSG, sila naman yung nagdidikta ng pressure ngayon. Although, the difference is, hindi ganun kabilis yung tower take nila with the Clint, pero they're still making it work. LY4 with the pressure, pero nandito na si Balowski. Aabot ba yung Holy Baptism? Hindi pa niya nilalabas. The mobility is there. And, disengage lang from RSG. Disengage. Oh. Disiplina, disiplina. Oh, disiplina din yung Onik PH. Hindi na sila humabal kasi nakita nila si Diablo on the Yuzhong dun sa mid lane, papunta sa bot. Sana nga talaga. Alam mo, parang sana talaga. Parang hirap din pala patayin ng nung Rafael at this point. Kasi naka-purify din eh. Hindi mo pwedeng lapitan basta-basta. Baka mamaya, i-purify niya, i-holy baptism ka. Oo. Yung stun sa mukha, ang bilis lang din yun eh. Oo. Lalo, papasok pa si Selena. So, ang hirap din for Sana to find kills against Onik PH. Actually, parang bawal nga siya lumapit dito eh. No? At ngayon naman, si Dilarski. Pagkatapos, sige, mag-ikutan kayo. Oo, tapos na yung trabaho niya dun sa top lane eh. Wala nang second tower yung RSGSD. Man, tignan mo, ginugulo ni Dilar, si Balmon, si LY4, tapos naglo-lord. Buti nalang nakasilip si Lolsi, pero this is the level of split na ginagawa ng Onik PH. Talagang, ma-force kayo na mag-react
against the movements of Onyx PH. Tingnan mo naman. Iniisip dito ni ano, ni LY4, hoy, dapat hindi ako nandito. Dapat andyan ako sa Lord eh. Grabe, eto, sa totoo lang nakaka-bad trip tong ginagawa ni Dilar. May parating na wave, may kailangan mag-defend yan. So ang gagawin ni Onyx, baka palusutin lang nila tong Lord and reset. Pero ito, nasipa si Mark actually. Pero nakuha pa matatay. Yung Amon, nakuha na rin yung kill kay Popol and Kupa, pero nandito pa rin si Kyrie, nilalabanan si LY4, 1v1 tayo dito. Nakita! Double kill! Sabi ni Kyrie, may mas maliit buhay dito. And, oy, what a naman! Oh, what a sidestep dash through the wall! Ankle breaker by Kyrie! At nasan si Dilarski doon? Nasa loob ng base! Sabi niya, base ko to! Nasa base pa rin ng RSG si Dilarski, nagkakat. Wala na nga yung Torres dun sa bot lane. What a play by Onyx PH. Oh my goodness. Si Kyrie kanina, hinahabol si Elboy Force. Sabi niya sa Baby Kicks, oy, mas malambot. 200 gold. Dun nagdash. Tapos na ano, sinasahe ko niya si LY4, pinapakita niya, uy, wala akong dash. Joke lang. RSG, banyo na nga yung Uranus. Oh, kailangan goodness na nila i-ban. Comfort na comfort pick to ni Dilarski. Alam niya paano laruin yung Uranus to its best capabilities. Pero hindi lang si Dilarski to, tiwala to ng Onyx PH sa isa't isa na kaya nila manalo dun sa teamfight. Na hindi si Dilarski makakapush lang yan, mamamanage niya yung wave. Alam, Renmar, trust, sinasabi bro nila, sagig lang ako, may puso. Oo. Pero walang pinapakitang puso si Onyx PH. Gusto na nilang tabusin ang upper bracket life ng RSGSG. Pero ito na naman, yung Lord na sa bottom lane. Naku po. Round, sabi ni Lolsi, naku, ito na naman yung Uranus round 6. Mm-hmm. Pero ano, Onyx PH, ingat pa rin yan sa ano ah. Bilis magbasag. Oh my goodness, ang bilis magbasag yung bottle dito. Well, hindi umabot ang 3 seconds. Oh, si Hatred! Si Hatred, ang ganda naman ang pasok. Si Baby Kicks, delikado pa rito. Walang pampok para kay Clint. Pero again, the objectives is the tower. 11 minutes in. Mukhang natapos na ng Onyx PH. Asan yung dragon? Lumabas yung dragon ng RSGS. Lalabas na dito. Pero Diablo, napakasakit ang damage output ni Kari. At pati na rin ni Hatred on the Amon. Clint, trying to fight. Baloyski, buhay pa rin. Nandiyan pa rin yung damage output ni Hatred. Ginagamit si naman Marky yung mga shards. Pero yung bubble ko pa nagtutulak lang. What a game! Here we go again! Deja vu para sa RSG! SG, towers only! Dilarski on the Uranus! Nagfa-farm lang si Kyrie! Nananalo sila ng key team fights! Tiwala sa isa't isa! Yan ang pusong Pilipino! Saging lang may puso! Pero walang puso ang Onyx sa RSG! Game face on. Oh my God. Killer instincts. Nakita mo yung celebration ni Dilar kanina. Sabi niya, guys, di talaga ako kaya patayin. Uh-huh. Kasi Kyrie, bad trip. Uh-huh. Kasi sabi niya, ba't kulang yung tore? Onyx Philippines. Sabi nila, blacklist we saw yesterday. Blacklist, this one's for you. Para sa Pilipinas din to. We are gonna get that W in the name of Blacklist, in the name of the Philippines, in the name of Onyx PH. Re, si RSG nag-meeting na. Sabi niya, how do we deal with this?